Ilang tunog na lamang po, pasok ka na. Pero kahit magsisimula na ang bagong school year, abay mahigit 34,000 classroom pa rin ang kulang sa buong bansa. Ayon sa DepEd o Department of Education, mapupunan daw ito bago matapos ang taon. Sa datos pa ng isang teachers group, nasa mahigit 4 milyong kabataan ang hindi makatungtong ng paaralan dahil walang public high school sa kanilang lugar. Narito ang aking report. Mga klase sa ilalim ng puno, sa mga koridor o mga makeshift na classroom. Ang mga ganito eksena mababawasan na raw o posibleng tuluyan na ang mawala ayon sa Department of Education. Bago raw matapos ang 2013, inaasahang mapupunan na ang kakulangan sa mahigit 34,000 na classroom sa buong bansa. Yung public-private partnership natin dito, we are supposed to construct 9,300 plus, if I'm not mistaken, in regions 1, 3, 4A, and I think NCR, no? Kasi kaya pinili naman natin itong mga areas na to. Ito yung, kung titignan mo yung enrollment, napakalalaki. At dito natin itatayo, karamihan doon, yung mga two-story or multi-story building, mga up to three or four stories. Including those outside Metro Manila, committed daw ang DPWH na tapusin itong mga school building na ito by December 2013. Mahigit 25 billion pesos ang budget ng DepEd ngayong taon para sa mga bagong classroom, kasama na ang pagsasaayos ng mga nasira noon dahil sa mga bagyo at iba pang kalamidad. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, maganda raw na sa ngayon kung titignan ang datos ng DepEd, may isang elementary school sa kada barangay sa buong bansa. Pero paano naman daw ang nasa mahigit 4.6 milyong kabataan, edad 12 hanggang 15, na di man lang makatungtong ng paaralan dahil walang public high school sa lugar nila? Dapat naka-enroll either sa first year hanggang fourth year high school ang hindi nakakapasok dahil lang sa simpleng masyadong malayo para sa kanila at magiging masyadong magastos para mag-aral ng high school. Para sa mga mahirap na pamilya, sa halip na paaralin pa sila at may mabigat na gastos, magkatrabaho na lang yan, tutulong sa pagsasaka o kung ano paman. Sabi ng DepEd sa ngayon kasi ang prioridad nila ang pagtatayo ng public elementary schools. Pero nasa plano naman daw ang pagtatayo pa ng dagdag na high schools, lalo pat ipapatupad na nga ang K-12 program. Kahit ang ibinida ng DepEd na natutugunan na rin daw ang shortage sa textbooks at bawat estudyante raw ngayong pasukan, may libro na, tila taliwas naman sa nakita ng GMA News sa bagong silang Caloocan. Sa Kalayaan National High School, totoong 1:1 na nga raw ang ratio ng estudyante sa textbook sa mga subject tulad ng science, math at English. Pero kulang raw sila ng textbooks para sa Filipino at values education. Kaya didiskarte na lang daw ang mga guro at estudyante. Naghihiraman na lang o kaya'y nagda-download ng kopya ng libro mula sa internet. Ang incoming grade 8 honor student na si Neil Adorabe na iraos nga raw ang huling school year na kulang sa mga libro. Nagre-research siya sa kanilang library gamit ang mga lumang libro doon. Minsan po kasi minsan hindi po nagtutugma yung research ko sa pinapagawa po sa amin ng teachers. Kami po yung mga unang batch po ng K-12. Sana po magkaroon po kami ng mga libro na magamit po namin. Distribution ang baka naging problema eh. Titignan natin. Sigurado kami may mas stock kami dyan. Kasi for every procurement namin, laging may buffer yan. Sabi pa ng DepEd, ang shortage sa teachers mawawala na rin ngayong taon sa pagpasok ng mga bagong hire na mahigit 61,000 na teachers.